Grabe, talagang nakaka-amaze yung makikita nyo kung view dito. Sa video ito ay magmomotor tayo papuntang Minalungaw National Park ng General Tino, Nueva Ecija. Tinatawag din itong Little Palawan ng mga lokal dahil sa mga nakakabighanin nitong mga rock formation. Nasa Palawan. Oh, tignan nyo naman oh. Grabe, napakaganda. Ngayong napabalitang nagbukas na muli ang nasabing National Park noong February 23, 2024. Ano-ano kaya ang dapat nating bayaran? Totoo ba na libre na ito para sa publiko? Saan ba ang tamang daan? At yan ang ating aalamin. Pero dito kaya wala nang ibang way bukod doon. Wala. Medyo mahaba yung rough road ah. Tansya ko, siguro nasa 3 to 4 kilometers. And dito, matatanong natin yung ilog. Grabe, tarik. Matarik pa yata sa ano to. Sa dahang katutubo. Tara, samahan nyo ako hanggang dulo at ating tuklasin ang mga nakamamanghang ganda ng ating bayan. Let's go! Tapos guys, itong kalsadang ito, ayan, kung saan tayo bumaba kanina, tapos pabalik, kung saan tayo umahon, ayan. Pinakita natin sa drone shot, sa aerial view. Tapos yung kalsada pa lang ito, pag dinediretso mo, ito pala yung magkukonek sa, ano, sa Dingalan, tsaka sa DRT. Ito po yung pinagawa nung dating mayor dito. Tapos ayan, kita natin yung sunset. Ganda. Okay, time check natin is 7:16 AM. So, ang araw po natin is araw na Martes, March 5. Ayan. So, balik tayo sa daan. So, ngayong araw po ay bibiyahe tayo ng Nueva Ecija sa may General Tino. Bibisitahin natin yung Minalungaw National Park. So, napabalita po kasi na open na po ito sa publiko. At napabalita rin na ito ay libre na, no? Libre ng puntahan, wala na kayong dapat bayaran. So, ito yung dapat nating alamin ngayong araw na to. At sisilipin natin kung gaano ba kaganda itong National Park na to ng General Tino ng Nueva Ecija. Muli po, kasama natin si OBR, ayan, si Bebe Labs, at may kasama tayong isang rider. Isa sa mga magaling na photographer ng Arayat, ayan, si Harbin Flores Kulyado. Bali, short rides lang yung magiging ride natin today. So, chine ko sa ating Google Map kanina bago tayo umalis. Nasa 67 kilometers lang from Arayat. So, yun, nandito pa rin tayo sa may Arayat. Nasa may gilid natin yung bundok Arayat. Ayun. Ayun, bali, ginagawa natin pag one day ride lang tayo. Siyempre, sa malalapit muna tayo. So, pag day off lang, ganyan. Pag nakalib tayo, bawa 2 days, yan, pwede na tayo sa mga malalayo. Saka pag 2 days tayo, gusto ko sa ano, sa Benguet. Ayan. Gusto kong i-explore yung Benguet eh. Yung Cordillera. Approaching na po tayo, papasok ng Nueva Ecija. Ayan, ito po yung, ayan po yung boundary ng Arayat, ay ng Pampanga at ng Nueva Ecija. Ayan, pinakadulong part ng Pampanga, yan, sa Arayat. Tapos Nueva Ecija, Cabiao, yan. Tapos ginagawa yung tulay dito. Yan, tulay po dati yan. Yan, Nueva Ecija. I love San Isidro. So yan, sa may San Isidro na po tayo. So yan, naalala ko, shoutout nga pala sa San Isidro Municipal Police Station. Ayan. Yung mga nakilala nating mga pulis sa Lipit.
Picnic Ground River sa may Dingalan, Ibona. Ayan, shout out mga sir. Ops. Ginagawa mo. Gapan City. Eh, nandito na po tayo sa may Gapan. Gapan City. Eh, dito nyo rin makikita yung Little Vegan ng Gapan. Magandang puntahan 'yon pag ano, pag gabi. Ayan. Para kang nasa vegan na rin. Check ko pa mapa. Oh, sige. Ayun sa ating Google Map, nasa 27 kilometers. So 51 minutes. So dadaan tayo dito sa may Peña Aranda. Ayan. So bali dalawa kasi yung binibigay niyang daan eh. So sabi kasi sa napanood ko, kailangan madaanan natin yung Rio Chico. Ayan. So dito kasi siya. Okay, tara, let's go. One way lang pala to. Ayan, ito po yung pinaka public market ng Gapan City. Tapos dito mayroong plaza. Ayan, paggabi, napaka-solid dyan. Meron din sila malaging ano, Ferris wheel. Ayan, magle-left turn na tayo dito. Left turn. Thank you. Barangay Pambuan. Ayun lang, oh, medyo makulimlim. Sana hindi umulan kahapon dito or kagabi, no? Baka umulan kasi. Sigurado, pag umulan dun, yari. Yung tubig dun, ano, kulay brown. Parang malapit na kanin yung mga palay dito, no? Kulay dilaw, eh. Tapos malawak na yung kalsada na madadaanan natin dito. Ayan, 4 lane. So, dalawang lane magkabila. Ayan na yung Sierra Madre, oh. Kaya lang, natatakpan siya ng ano, ulap. Ayan, welcome to Peña Aranda. Ayan, dito naman sa Peña Aranda, ano, puro palayan yung ano nila, yung sinasakan nila. So, sa iba kasing part ng Nueva Ecija, halos ano eh, mga sibuyas eh. Lalo na yan, sa Gabaldon, Pungabon, yan. Puro mga sibuyas dyan. Mag-right turn na po tayo dito sa may pamahalang barangay ng Santo Tomas. Guys, bali, nagpagas lang tayo dito sa may Clintech. Ayan. At ang oras natin is 9:20 AM. O, nagkape na rin kami at nagpahinga. Ayan, mahaba rin yung bridge na to. Ayan, may madadaan na po tayong ano dito, bridge. Hindi ko alam anong pangalan ng bridge na to eh. Pero sako pa yata ng ano to, Peña Aranda. Ay, Peña Aranda. Tapos may ano dun, oh, may ilog dun. Ayan na, uminit na. Umikot na yung araw. Pero medyo makulimlim pa rin sa part na to. And San Leonardo, doon pala, tsaka Cabanatuan City. So dito po tayo. Kaliwa. So 33 minutes ayon sa ating Google Map. Mukhang yung kulimlim sa pupuntahan natin, ah. Pero doon, oh, ang ganda ng weather doon, oh. Asul na asul yung kalangitan. Bago mag-pandemic, balak na namin puntahan to eh. Itong minalungaw na to eh. Kaya lang, eh, hindi naman natin alam na magkaka-pandemic.
So matagal din itong nasara, no, naisara dahil yun nga, dahil sa COVID. So ilang years din, no? 2 to 3 years, parang ganoon eh. And welcome to Papaya. General Tinio West Central School with Transient House. Ayan, may mga transient din pala dito. Naku po, ang dilim na. Yari tayo. Ayan o, dilim na. And pamilihang bayan ng General Tinio. So ito na po yung kanilang pinaka town proper. Nakakamiss duman sa mga ano eh, sa mga bulubundukin eh, no. Mukhang wala tayong dadaan ng ano ah, mga hahunan ah. Pero this March, ngayong March sa Holy Week, so abangan nyo guys, bali babalik tayo ng Benguet. Explore natin ulit ang Benguet. Welcome Barangay Rio Chico. Man, I love Rio Chico. So tama, ito yun. So ayon kasi sa mga ibang napanood natin ng mga nag-vlog, no, na pumunta po sa may Minalungaw, eh sa mga ibang daan kasi merong ano eh, merong fee, 50 pesos. Hindi ko alam kung dito kung meron. So yun po yung ating alamin. Para may idea po kayo kung gusto nyo rin pong pumunta sa may Minalungaw National Park. Right turn na tayo dito sa Pisas, Pias Barangay, Pias Barangay Road. Dalawa yung talay nila dito. Bale, ito bagong tulay, oh. Ito mas malapad to eh. Ito naman parang sakto lang yung dalawang sasakyan eh, no? Tapos yan sa right side natin, ito yung ilog nila dito. Siguro connected sa ano yan, may Minalungaw eh, no? Siguro may naliligo din yan, no? Kasi may mga ano sila, may mga kubo-kubo. Mukhang malinaw naman yung tubig yan, malinis naman. Mabuhay, han. May nakalagay dito, Tuminalungaw National Park, 7 kilometers away. O 7 kilometers na lang pala. Naku po, ayan na yung ulan. Yari tayo niyan. Naalala ko kasi baka umulan kagabi or kahapon. Pangit kasi pag umulan kahapon eh. Grado, kulay brown yung tubig dun. Naku po, maambon na. Kulimlim kasi ng pupuntahan natin. Ayun, no? Ayun, no? Probinsya-probinsya, oh. Ayan, daming mga palay. Kabila din, oh. Dito, ano pa lang, mga bago-bago pa lang, wala pa silang ano, wala pa silang bunga. Dito, meron eh, kulay dilaw na yung ano nila eh. Andito, tanaw natin ng kaunti yung ano, Sierra Madre, oh. Kakamis tuloy, ano, bye-bye yung Sierra Madre, no. Napakapayapa ng lugar dito, ah. Ano, nakikita nyo ba kung ano yung nakikita ko, guys? Ayan, ah. Ang Sierra Madre. Napaka-solid talaga ng mga kabundukan. Nakakamiss eh. Oh, ganda. Napakaganda. Ayun, no, malawak na. Hindi ko alam kung bukid yan o ano.
Tapos may mga baka-baka sila dito. Drone lang tayo, no. Grabe, napaka-solid mag-motor dito. Parang napaka-payapa lang ng lugar, eh, no? Ano, puro malalawak na kabukiran. O, hindi ko alam kung sinasakan nila ito o hindi. Grabe, dahil pala mga walk dito. Buti na lang. Buti na lang, hindi nakita yung drone natin, eh, no? Abulin sigurado yun. Ah, ito sigurado, sinasakan nila to. Kasi meron siyang ano eh, hagdan-hagdan eh. Grabe, sarap talaga mag-motor dito. Woo! Parang nagmumotor sa ano, no? Yung rancho. Yung malaking ano, malaking hacienda. Yes, sir. Magandang araw po, mga boss. Yes po, magandang araw po. Pampanga po, Arayan. Ano po alaki natin? Minalungo, sir. Mga boss, ang Minalungo po ay hindi pa po official yung nag-open, ano? Hindi nakasarado pa rin po yung pinaka-main gate nila dito. Ang sigurado lang po ng mga pasok nyo ay yung katabi yung mga resort na mga Iloilo naman. Doon lang po tayo pwedeng pumasok sa ngayon. Pero nakita kasi namin sa mismong page na ano eh, Minalungo eh. Open na daw sila. Puntahan kayo yung mga... Tapos ang mismong mayor din po yung nagsabi. Mayor na yun ay dating mayor. Mayor. Sa panig po kasi ng LGU, wala po pong official announcement yung aming tourism office. Sila ay officially open na. Pero nagpapapasok po kayo? Hanggang mangyayari nga po, kung sakali man, sinabi ko sa inyo, yun po ay nakasarado pa. Yun po kasi nag-announce yung management ng National Park, mayroon pong alternative na ruta. Yung kabilang bundok na yun, doon iikot. Doon, paikot yun. Pero sa side na to, kung tumuloy man po kayo, hindi po kayo kaya bigyan ng assurance sa kayong mga kapasok doon, ano? Mag-iisip po kasi kami ng environmental fee. Saan po kami? Sa munisipyo? Ito po ay ordinance sa aming bayan. Magkasama po ba kayo? Yes po. Okay. Ito po, based on ordinance, 50 po per head, sir. 50 pesos. Dapat din na sila nag-post ng sa mismong page nila kasi sa mismong page nila nakita namin eh. Sa panit po kasi ng LGU, wala pong official announcement na sila ay mag-operate na. Parang ganun. Oo. Kasi sayang naman yung biyahe namin, sir. Kaya kami napadayo dito eh kasi nakita nga namin na open siya. Oo. Hindi pa kayo mapasok, balik pa kayo dito. Ah, sige, sige. So, ayun guys. Meron at meron pa rin pala tayong babayaran na 50 pesos na environmental fee. So, ayun. Pinaliwanag naman sa atin ni sir na from LGU sila. So, ayun. Pag dumaan tayo sa mismong kalsadang ito, yun, kailangan nating mag-issue or magbayad ng 50 pesos for environmental fee. So, mura lang naman. So, okay lang din naman. Sa tulong na rin sa lokal ng generality nyo. So yun, kung gusto nyo namang hindi magbayad ng 50 pesos, pwede rin naman, kaya lang may ibang daan lang kayong dadaanan. So yun lang yung hindi ko alam kung saan. Tapos bibigyan nila kayo ng ano, ng ticket. Ayan, na nagbayad po kayo ng environmental fee. So eto po siya. Ayan, environmental
user's fee. Eh, 50 pesos each. Gaya-gaya, Bayokbok River. So, marami palang ano dito. Dito naman, Sangilo River. So, yun, nabanggit din pala ni sir yung kanina. So, di daw tayo mabibigyan ng assurance kung makakapasok tayo dahil yun nga, hindi pa daw totally open. So, ang sa akin naman, ang concern ko naman, sana hindi na nag-post yung mismong Minalungaw, di ba? Kung hindi pa talaga siya totally na bukas para sa publiko. Kasi sayang naman, di ba? Kung lalo na yung mga malalayong lugar, tapos pupunta dito, hindi naman pala sila makakapasok. Yun yung mali dun. Pero anyway, check natin kung makakapasok nga ba tayo. Pero sana, hopefully, di ba? Maasa tayo dahil, syempre, ayaw din nating masayang yung binyahe natin, di ba? Tsaka itong ginagawa naman natin na pagbablog, yan. Bayokbok River, so dito pala yun. Dito. So dito pa lang kasi maganda na. No, maganda na. So yun, marami po kayong pagpipili ang ano dito. Pupuntahan. So tayo kasi sa Minalungaw tayo mismo. Sana ba ako? Nawala ako. Ano sinasabi ko kanina? Natuloy maalala ano sinasabi ko kanina. So yun, bali yung ginagawa naman natin na pagbablog, ayan. Siyempre, pinopromote natin yung mga tourist destination, tourist attraction ng mga lugar na pinupuntahan natin, di ba? At least, nakakapagbigay din tayo ng informasyon sa mga makakapanood sa ating mga vlog na kung ano yung mga dapat nilang i-provide or kung ano yung mga dapat nilang bayaran, di ba, sa pupuntahan nila. So yun, hopefully, makapasok po tayo. So yun, dami dito. And Epmars, floating cottage rental. So ano pala to? River siya na nakapaikot siguro, no? Tapos connected siya sa ano? Connected siya sa mismong Minalungaw. Kahawon na pala to. Ganda dun, no? Grabe. Malapit na tayo sa bundok. So, ito na pala yun. Ayan, welcome to Minalungaw National Park. So close siya. Ang bihira. Radio bro. Gilid? Pero totally close. Ah, okay. Pero alam bayad ka rin? Alam kayang bayad ka rin? Nangutang? Oo, oh, sige. Nangutang tanam. Kuya, sarado? Ah, sa kabila. Saan po kaya, sir? Banda? Di namin alam. May signboard po kasi tayo. Diba, lalagpas po kaya ng tulay dito. Tulay? Yung tulay po doon. Diba, isang mataas, isang baba. Ah. Nakaanap po kayo doon. Tapos, diretso lang po kayo. May makikita pa kayo yung signboard doon. Ah, yung dalawang tulay, ay yung isang tulay na ginagawa? Oo po. May makikita kayo yung signboard doon. Minalungaw, mapapasok po kanan. Pero dito kaya wala nang ibang way? Bukod doon, wala na. Lalampas po tayo. Lalampas po kami ng tulay. Yung kanina, yung dinahanan natin. Yung kanan po kayo doon. Tapos dire-diretso lang. May makakikita po kayong signboard doon. Gawin yung kanan. Yun. Unang kanto po yun. Nagpasok na simbahan. Basta pag paglabas namin sa tulay, ay kakanan, no? Tapos dire-diretso na yan. No? Ah, mayroon naman. Ah, sige, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Ah. Oh. Ma'am bro, turutan tayo? Turutan tayo?
Kenta na mo. Tatlo. Malayo lakaran, te. Malayo po yung nilakad nyo. Na ano, bro? Ayun lang, oh. Ayun lang, oh. Tanawin nyo, ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, dito na kami sa baba. Mm-hmm. Ayun, dyan lang yung... Ano, kaya naman, bro? Ito, kaya naman. Wala naman pong bayad, te. Ah, meron din. Kaya ang kabila si bro, open eh. Sabi na itang kainan din. Ito yung pahit ng daro, no? Kaya nila niya, Bas. Mamaita na mo. Kaya kasi, maglata mo. Ayun guys, kung ayaw nyo palang umikot dun sa mismong daan, ayun, yung, may kasada kasi dun eh. Sabi ni kuya, babalik tayo dun. Yung dinaanan nating dalawang tulay, tapos kakanan tayo, yun. Dun tayo lulusot. Pero medyo malayo pa daw. Dito, pwede kayong dumaan dito, tapos maglalakad pagdating dun sa baba. Tapos merong entrance fee na 50 pesos. So yun, kung ayaw nyong umikot, at kung gusto nyong maglakad, so yun, baba tayo dito. Medyo nakatakot lang dahil rough road ang daan. So yun, sa mga ganitong daan, yan, pag rough road, pababa, tas mabato, wag na wag kayong pipreno sa harap dahil dudulas po kayo, sigurado SM lang kayo. Tas konting alalay lang kung sobrang hindi nyo na makontrol dun sa preno sa likod, pitik pitik lang. Di kaya ano dito, pagdating dito baka may entrance na naman, ah. Ayan, kasama natin si Harbin Culiado. So, meron siyang page, no? Do aerial shot. So, videographer pala siya, hindi siya photographer. Ayan guys, bali yan, dito na po tayo sa may pinaka jump off. Ayan, ito. Ito yung motor natin. Tapos, ayan, marami rin kaming nabudol dito. Ayan, sino ma'am? Ayan, no? Nabudol din sila. Yung budol? Pinupuntahan namin minalungaw, oh. Sa minahan. Ayan, pinupuntahan daw namin minalungaw, minahan yung napuntahan namin. So, bali dito pala yung daan, no? Ayan. Ayan yung pinaka entrance doon sa kabila. Tas ayun yung ano, ayun yung mismong Minalungaw National Park. Tas ayun yung ano, Hanging Bridge. Tas meron din silang ano, mga floating cottage. Ayan. So ang gagawin natin is ikot tayo, yan. Dadan tayo diyan hanggang makarating tayo doon sa kabila. Dito yung daan, no? Pwede po kahit saan po kayo dumaan. Kasi po dito, madam mo po, halos po pag ano nyo po, meron kayo. Sabay kayo? Yan, nanguhuli po talaga kami ng cobra. Nanghahanap po kami ng cobra. Guys, so may ano pa, may foreigner. Kami rin foreigner. Kami rin foreigner, taga ibang planeta. So yan guys, namali tayo ng daan. So kung dadaan kayo sa ano, magkikita nyo yung... Meron kasi tayo na daan ng tulay, dalawa.
So meron palang ano doon, signage hindi natin napansin. So mamaya pa uwi, papakita ko para kung gusto nyo pong pumunta dito. Para hindi na maligaw. Hindi kayo maligaw. Hindi rin kayo mabudol kaya namin. Ayan, sumunod pala yung mga kasama natin doon. Oh. Actually, pwede rin kayong dumaan doon sa ano kanina. Gilid ng ilog. Ito yung adventure na nagbayad ka na. Pinahirapan ka pa. Sa kabilang daan kasi wala nang bayad doon yung free. Wala akong masabi. Ayoko na. Mag-fighting na lang tayo. Pwede ka nga yate. Taga sa Leonardo pa. Ah, dito lang gumala kayo. Ako. Siliano. Hey po. Pampanga po. Ah, dapat sa Pampanga? Araya. Ah, apalit po kami dun. Baka may entrance na naman dito. Hindi ka pa nakakarating na 500 ka na. Basta pa angat, pero na. Hindi pa nga po sa alin, nagbibigay 50. Nakikinit ang gate. Stop. Pag 50, budol pa, no? Ano yun, agad? 100, ah. Oh. Hindi pa fully detailed. Kaya sabi daw, lakad lang, eh. Di daw pwede yung motor, eh. Pero pwede naman, no? Konting rough road lang naman, tapos yan. Pagdating nyo dito, ayan, kalsada na. 250 steps. Ayun, no? Dito pa lang, stress. Minalungaw National Park. Meron nang naka-set up na ano dyan, floating cottage. Ano daw, 500 para? Napaka-solid ng mga rock formation, oh. Parang tayo nasa Palawan. So, napaka-bait ng ating kasama. So, bibigyan tayo ng chicheria. Sakto, wala tayong baon. So, sila muna yung bubuduli natin, guys. Sila muna yung bubuduli natin. Ano ating pangalan mo? Ayan, shoutout kina ate. Ayan, oh. Taga San Leonardo po sila. Ayan. Thank you po sa pika. Ayan, guys. May mga nagtitinda naman pala ng pagkain dito. Just in case na wala po kayong baon. Ito, meron. Lani's Restaurant. Ninyo naman to, guys. Oh, napaka-epic ng ano, rock formation, oh. Ganda. Grabe, napakaganda ng mga rock formation, oh. Pag nandito ka, isipin mong wala ka sa Luzon, eh. Ay, wala ka dito sa ano, Nueva Ecija, no? Parang nasa Palawan. Oh, tignan nyo naman, oh. Ay, grabe, napakaganda. Wow! Woo! Solid dito, boy. Wow! Amazing. Palawan din. Grabe. Welcome to Palawan. Ito pala yung ano, tinatawag din nila itong ano, Little Palawan ng General Tinio, Nueva Ecija. Grabe, napaka-epic talaga ng mga rock formation, no? Kasi ito, meron siyang shape na pabilog. Tapos sa part na to, parang ano, malalim na yung tubig dyan, oh. Pag-abi ang rider, dito ako. It's 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe.
lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yes, there's a family happening. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. In a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Oh, parang half tunnel to. Ayan o, hindi to. Tapos marami na rin ano, pumupunta dito mga, ayan, mga turista. Tapos ayan, merong ano doon, merong floating cottage o balsa. Mamaya tanong natin kung magkano ba yung bayad doon. Kikita natin yung mga ano, napakang ganda ng mga rock formation. Makikita natin na napakalinaw ng tubig. Ayan, hanap kayo ng ang sa tingin nyo pinakamagandang spot na pwede nyong pagpicturan. Ayan, dito. Ayan, pwede rin dito. Ayan o, tignan nyo naman yung background natin o. Grabe, talagang nakaka-amaze yung makikita nyo kung view dito. Hello. Hey guys. Hello po. Welcome to Palawan. Try natin dumaan sa may hanging bridge dito. So merong area dito, ayan. Pwede po kayong tumalon doon, ayan. Sina sir, ayan, tumatalon sila. Hintay natin. You know? Grabe, ang taas! Ang taas, guys! Nakatakot, magalaw siya. Pero mukhang matibay naman eh. Matibay naman. Huwag ka lang titingin sa baba. Uy, nakakanginig. Hello. Shoutout po sina kinate tsaka kina sir. Lahaba pala nang to. Hello. Yun yung floating cottage. Yung balsa oh. Parang hindi nanginginig ah. Dito kasi ano na eh. Ayan, dito po yung dating
zip line, ayan dito. Ayan dito. Ayan lang, hindi na sila nag-ooperate ngayon. Bali, dalawa po sila. Ayan, yung isa dito. Tapos yung isa dun. Yun. Mataas dun. Yun. So, paano yan? Kita-kita na lang tayo dun, oh. Punta na ako dun, oh, sa may... Kung saan natin iniwan yung motor natin. Kita-kita na lang tayo dun. Uy! So yun, kung umikot tayo kanina, ayan, dyan tayo lulusot yan. Sa kalsadang yan. Tapos merong ano dito. Ano ba to? Tindahan ba to? Tapos ayun, yun yung, nandun yung motor natin eh, sa kabila. Ayan guys, bali may nakita tayong ano doon, inverted house. Ayan, kung magkikita nyo sa ating drone shot. Grabe. Pabalitad na bahay. Tapos mamaya pa uwi, itatry kong papakita sa inyo yung daan doon. Para wala kayong babayaran doon sa dinaanan natin kanina. So pag dito kasi kayo lumusot, yan, walang ano doon, walang entrance. Wala kayong babayarang environmental fee, tsaka yun, entrance fee. Guys, pabalik na tayo. Ayun, ang oras natin is 3:48 PM. So, paalis na po tayo. Isang oras o dalawang oras yata kami nagpahinga dito. Grabe, ang sarap magpahinga. Lakas ng hangin eh. Tapos yung view mo, ayun, yung mismong Minalungaw. Oops, sana di tayo madulas dito. Grabe, sobrang init. Bali, di pala tayo nakaligo, guys. Di natin naranasang maligo. Yan, medyo hirap lang humaon si Kliki dahil rough road eh. Mga madulas. Nandito, konting rough road na lang. Pero, wala lagi mga bato. Oops. Ay, salamat. Bali, yung total na binayaran natin, yung una, yun, 50 each. So, bali 100. And then, nung pababa na tayo, dahil close yung mismong gate nung Minalungaw, so, ibang way tayo, ano, dumaan. So, 50 pesos again doon, yung entrance. 50 pesos each, so another 100, so 200 plus 20 pesos, yun yung parking fee, so 220. So yan, kung gusto nyong free talaga, so ipapakita ko po yung daan kung saan wala kayong babayaran. So mali kasi tayo ng napasukan, o syempre kaysa sa babalik pa tayo. Tsaka tulong na rin dun sa mga locals, saka sa mismong mga LGU yan. Kaya pinili na lang natin na magbayad kaysa bumalik pa. So mamaya tatry kong ipapakita yung daan. Yung daan kung saan walang ano, wala kayong babayarang environmental fee, tsaka entrance fee. Tsaka no parking yan. Thank you.
So ayun guys, ito yung isang daan papuntang Minalungaw National Park. Ayan, Barangay Piyas, Minalungaw National Park gate now close. Proceed to Barangay Rio Chico Road. So ayan, straight ahead. So kanina dito tayo galing. Ayan, dito sa way na to. So sa way na to, dito tayo nagbayad ng mga environmental fee tsaka entrance fee. So ngayon papakita ko yung daan dito kung saan wala daw kayong babayaran. Yun, sabi ng mga lokal. So titignan natin. Kung ayaw nyong mapunta dun sa daan na meron po kayong babayaran, ayan, sundin nyo lang po yung daan na to. Ipapakita ko po sa inyo. So ayan, meron tayong ano, madadaan ng signage. Ayan, Minalungaw National Park, this way. Siguro sa kantong ito, dire-diretso na to. Pogi, dito ba yung papunta Minalungaw? Diretso lang? Pero dito yung daan. Minalungaw? Dire-diretso pa ha? Thank you po. Yun lang, medyo pangit yung kalsadang madadaanan natin dito. Medyo malubak lang. Ayun, sabi naman ni ate, diretso lang. Masa diretso yun lang daw natin to. Grabe guys, so tignan nyo naman yung kabundukan nasa harapan natin. Para siyang ano, no? Yung mga kabundukan sa Pangasinan. Ayan, sa daang katutubo, daang kalikasan. Grabe, sobrang lubak. Talagang iiwasan mo yung mga lubak eh. Kawawa naman kasi yung motor natin dito kung rarat-ratin natin eh, no? Lala, sa mga kagaya natin, ayan, naka-scooter lang tayo. KDB sana, okay po eh. Then dito, off-road na yung madadaanan natin, no? Yun lang, pag may kasabay tayong truck, pulbo. Libre pulbo. Napatigil tuloy si kuya, oh. Grabe naman kasing alikabok yan. Malala. Malala ang rough road. Wow. Ayan oh. Palapit tayo sa kabundukan. Dito mas maganda pala yung view na madadaanan nyo dito. Kuya, saan po yung Minalungaw? Diretso po. Ah. Thank you, sir. Ayun o, marami din pala kayong madadaan ng tindahan dito. So kung wala kayong baon, ayan, pwede kayong bumili sa mga madadaanan nyo dito. Welcome, Sibug Elementary School. Hala, malalang rough road yata yung madadaanan natin dito. Abisa pa na yung mga mag-eta, paps. Wata makabayang rough road eh. Oo. Ali, paikay mo sana. Okay mo nung panayaman na kamugit ah. Paikay mo hanggang dulo. Ha? Puta, palabay yung motor mo ganyan eh. Na? Ay, siya mo. Ayan, tinanong ko muna sa kasama natin kung kasi gusto ko sana hintayin na lang tayo dun eh sa may sementadong daan. Tayo na lang yung pupunta hanggang dulo. Yan, medyo mahaba yung rough road ah. Pasubo tayo dito. Dapat makapal yung gulong nyo dito. Manipis pa naman yung harap natin. Ang bihira. Pero ganito man yung kalsada guys. Siguradong sulit naman yung magiging biyahe nyo pagdating nyo dun sa mismong Minalungaw National Park. 100% mahaba yung ano, rough road. Tansya ko siguro nasa ano to, 3 to 4 kilometers. Hala, walang katapusan na. Malayo-layo din pala eh, no? Woo! Finally! May nakikita na ako sementadong daan.
So mahaba-haba din yung ano nila, yung rough road dito. Mga 4 to 5 kilometers siguro yun. Grabe. Pa-solid naman nun ah. Tapos eto, merong signage ulit. Ayan, Minalungaw National Park. This way. Ayan. Magra-right turn tayo. So, bali, may signage naman pala. Susundin nyo lang. Bali, wala pang nangharang sa atin. Ayan. Para magbayad ng mga environmental fee or ano pa mang dapat bayaran. So, titingnan natin hanggang dulo. At i-update ko kayo kung meron nga. Tapos dito, maganda na yung kalsada, oh. Parang fresh pa, no? Parang kakagawa lang. Siguro mga ilang buwan pa lang to. So ito, may patarik din, oh. May ano siya, may konting hahon. Oh. Grabe, solid dito, guys. La Silva. Grabe yung ano dito, oh. Grabe yung view dito. Ano kayo meron dyan, oh. Parang ano siya, eh. Private, ano siya, eh. Private properties. Tapos merong daan dun. Marami, napakasolid ng mga kabundukan. Oh, ganda. Napakaganda. Ayun ang ilog. So, I think malapit na tayo sa Minalungaw. Tapos pababa na yung madadaanan natin dito. Dito matatanong natin yung ilog. Ayan, no? Grabe, antas din pala. Taas. Grabe, tarik. Matarik pa yata sa ano to. Sa daang katutubo. Ay, grabe naman yan. Grabing tarik yan, boy! Ay, grabe. Pakatarik. Dandaan lang kayo dito sa preno. Madulas to. Grabe namang taas yan.
So yan, meron tayong mababasa ulit na ano, sign. Ayan, Minalungaw National Park, this way. Ayan, pababa ulit. So ito yung pinaka gate nya. Ayan na, dito na tayo. Bale, ito po yung pinaka gate nya. So yun, dun tayo kanina. Ayun, kita nyo yun. Dun tayo kanina. Dun sa may ano na yun. May kubo-kubo dun, oh. So okay guys, bali naipagkita na natin yung isang ruta papunta sa may Minalungaw. So bali, wala po tayong binayaran dun sa pangalawang ruta na pinakita ko po sa inyo. Yun nga lang, may mga rough road tsaka matarik na kalsada po tayong madadaanan. So yung rough road siguro, mga tansya ko po nasa 4 to 5 kilometers. Yun. Pero kaya pa rin ang motor. So yung kanina naman, madali yung kalsada pero may babayaran po tayong environmental fee tsaka entrance fee tsaka parking fee. So dito po, wala tayong binayaran. So, walang nangharang sa atin. So, kayo po yung pipili kung saan nyo po gustong dumaan. Sa may rough road na daan, matatarik na daan, pero wala po kayong babayaran. Or, dun sa mas madali yung daan, pero may babayaran kayong mga fee na environmental, tsaka entrance, and parking fee. So, yan. Nandito po tayo muli sa Minalungaw. Ayan. Kung nakikita nyo yun, yun. Kung abot pa sa ating camera, yung mga kubo-kubo doon. Doon tayo nag-park kanina. So, bali ginawa natin, umikot tayo sa kabilang kalsada. So, yun, I guess, dito ko natatapusin yung aking vlog. So, kung nagustuhan nyo po yung ating moto adventure today, ay paki-like and share and paki-subscribe na rin yung ating YouTube channel and paki-hit na rin po yung notification icon bell para ma-update po kayo sa ating mga susunod na motorcycle adventure. Alright, muli po ang iyong lingkod. A4J gamit ang motorsiklo ay nangangarap na malibot ang Pilipinas at maibahagi ang nakamamanghang ganda ng ating bayan. Laging tandaan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Ingat po palagi. Kita-kits on next adventure. Alright, bye-bye and God bless. Peace out. Ayan guys, pabalik na tayo. Ayan yung daan. Nakakitan natin, grabe, napaka-solid ng taas. Sana kayanin ang motor natin. So yung daan dito, parang ano, maladang katutubo eh. Ang pagkakaano ko, parang mas matarik pa to. So titingnan natin, no, kung kaya ng motor natin. Ayan na, ito na yung pinakamataas na part. Ano, makakayanin ba ng motor natin? Honda Click Power! Naku po. Medyo hirap yung motor natin. Kaya naman. Kayang-kaya yan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Tas guys, itong kalsadang ito, ayan, kung saan tayo bumaba kanina tas pabalik, kung saan tayo umahon, ayan. Pinagitan natin sa drone shot, sa aerial view. Tapos yung kalsada pa lang ito, pag dinedire-diretso mo, ito pala yung magkukonek sa, ano, sa Dinggalan tsaka sa DRT. So yun, ito po yung pinagawa nung dating mayor dito. Tapos yan, kita natin yung sunset. Ganda.